Ah, tan antol. Y mató. What's up mga patatas? Welcome sa Hot Ones. Ang show na inspired ng Hot Ones by First We Feast. And in partnership to with Philippine Hot Sauce Club, sila yung nangolekta ng mga hot sauce na nakikita nyo sa harapan nyo. They are all locally made here in the Philippines. We're your host, the Potato Birds, at ang special guest natin ngayon, ang one-third ng bandang Southern Lights, si Charles at si JP! Woo! Yeah! So dito sa Hot Ones, meron tayong mga street foods and yung local hot sauces natin. Kakain lang tayo at magkukwentuhan. Kasi mga simple, di ba? Simple lang, oh. Mahilig ba kayo sa mga? Ako, ano, ever since naman, mahilig ako. Pero yung sakto lang, hindi yung diehard fan. Pero mahilig ako. Yun. Para sagutin yung tanong mo. Nagustuhan ko kumain ng maanghang nung January lang. January lang? Kasi parang naisip ko siya na for a change. Pagbabago. Try ko nga. Grabe naman pala. No, ngayon matatry mo na. Ngayon matatry na natin. So, tumula natin. Game. Yung first hot sauce natin is made by Hang Hang Hang. Or ang tawag ko is Hang Cube. Ang hot sauce nila ay ang Chili Cajun Salsa. Seems legit. Legit yan, legit. Mm-hmm. So, titikman na natin. Ano ba to? Isang dip lang ba to? Nakabahan ka. Parang nagsimula magbago yung ano, ng game na. Sawsaw ko na to. Ha? Go! Damn! Pula-pula. Like this? Oo, yung committed dapat. Yes. Nalublub. Malasa siya. Parang okay siya sa mga meat. Awan ko ha, yun yung nalalasaan ko. Tapos, yung kick niya dun sa loob is medyo okay pa. Hindi agad siya yung pok. So far, kaya ko pa siya. Kaya pa namin. Ito lang yung kick. Pero ramdam sa loob. Ano, pag patubig ng bibig. Correct. Sakit po sa bibig. First question natin para sa kanila, paano kayo nag-start sa music in general sa pagbabanda? Little history. Ba? Kasi sa natatandaan ko, nag-start yun nung college kami, Michelle yun, dun sa likod yun, nanonood. Parang dun kami unang nagkakilala and then yun nga. Parang classmates? Hindi kami classmates actually. Parang brief summary lang, galing kami sa nung college kami, 2008, tapos galing kami sa kanya-kanyang banda and then eventually yun nag-form na namin yung hindi pa Southern Lights noon. So parang basically kami ni Mitch yung nag-start core. Yun parang core, sabi natin core. Ayun na. JP. Well, masasabi ko lang sila yung core. Parang adds on na lang yung ako, Iskambal, saka yung kapatid ko. Adds on na lang kami nung sila na talaga yung eto na si Southern Lights. Kumbaga latter part na lang kasi sila. Pero yung time kasi na yun, wala pang solid na member. Yung banda namin yung banda ni Michelle. Ha? Oo nga. Si Zilvor kasi, yun yung unang band namin. It's just a cover band. Pero meron din kami yung apat na originals doon. Kami lang magkakapatid plus isa naming kapitbahay. So, yan, apat kami. Then, parang di na namin siya na-push since kami ay nag-college. Nag-focus na lang kami kay Southern Lights. Hindi na i-push namin. So, ang next hot sauce natin is made by Enteramente Natalia. It's made with yellow habanero and grilled pineapple. So, Natalia. Yeah, Natalia. Natalia, motherfuckers. Pangalan ng ex nyo. Okay. Try ko naman siya dito sa chicken balls. Para committed to. Tingin ko committed to. Game? Para sa akin, mas malasa to. Mas malasa to. Pero, ito may kick agad. May kick agad to. Nagramdam agad yung unang ano pa lang. Overkill. Feeling ko, kapag sa pizza ginamit, overkill. Tsaka nakakalaway siya in fairness. Ayan, ramdam mo, Pink. So, naluluhalo ka na po yung katabi ko. Nagpapawisa na ako. Kinakabahan ako para sa kanya pagtangkap ng fourth hot sauce. Ramdam. Itong hype na to. Gusto niyo maanghang tapos medyo fruity eh. Fruiting inang yan talaga. Puta.
fruity. Natalia, p***a. Sa dulo to eh. Hindi. Feeling ko mas malala pa yun. Mas malala pa yun. Okay. Okay na. Next question. Yung Southern Lights, under siya ng Yellow Room. So, kwento niyo sa amin kung paano yung naging proseso noon, paano nangyari. Paano nangyari Nag-start. Yan, nung nagkaroon kami ng gig sa Route 196. That was 2013. May certain event dun sa route. Event nata ni Yellow Room, na-invite lang tayo. I mean, nagkaroon tayong chance no, nagkaroon tayong opportunity para tumugtog that day or that event. Then, hanggang sa lana tayo ni Kuya Mons, thank you. In-invite kami or he asked kung may nagmamanage na ba sa amin, may nag-guide na ba sa amin. Siyempre, honest naman kami, wala. Kami-kami lang. Uy, kay Monty, wala pa kasi, ganyan eh. So, kami-kami lang kung may kilos, ganyan. He tried, ito na kami ganyan. Oh, hanggat sa syempre nabigyan kami ng opportunity para yun nga maging part ng Yellow Room Music Philippines. Actually, Yellow Room family. Syempre part na kami ng Yellow Room family. And hanggang sa ngayon, hindi niya kami binapabayaan. Andiyan lang siya palagi. Binabatuhan niya kami ng gigs palagi. And hindi lang basta gigs, events, yan, minsan big events ganyan. So yun, Topi, baka may additional ka. Lalo-lalo na yung guidance niya sa amin, yung single recording. Yun, lalo na pala, yung sa recording. Pati nga pala sa recording. Parang manager slash close friend, family yan. So sobrang thankful namin sa kanya. Salamat din sa mga Yellow Room family at Yellow Room staff. Totoo. Pati yung mga banda. So, moving on sa third hot sauce natin is made by RSL. It's Corn Banero. So, gawa siya sa yellow habanero and sweet corn. Pag natikman niya yan, malalasahan niyo agad yung sweet corn. Here. Ano to ha? Baka small but terrible to. Yeah, actually. Oh my God. Cheers, fuckers. At once. Sweet corn. Ah. Okay siya. Sarap. Sweet corn. Lasa yung sweet corn. Feeling ko okay yan sa ano din. Sa chip, I mean yung mga tortilla, yung mga... Pwede. Kasi, pero wag nyo lang susolidan. Kasi, it creeps eh. Yung anghang niya. Tumo, ngayon naiipon na sa bibig. Oo nga, ito nga. Yung medyo delay yung kick niya. Delay yung kick. Dito na ito eh. Putang punas na. Punas na nga kayo eh. Ang tol. Iba yung kick no? Sobrang glapot ng laway ko. Hindi pwede sa sinigang to. Sinigang to. Puto. Sinigang? Hanggang sinigang lang ako eh. Ay, siling green. Kinakain mo yun pag sa sinigang? Buo. Pero, iba to eh. Pero alam mo, iba yung lasa niya. Parang, di ba yung ibang mga hot sauce na natitikman natin, usually garlic, tomato base. Ito, iba yung pagka-taste mo talaga. Pero, iba yung lasa niya. Sa mga matatapang dyan, try nyo to. Small but terrible. Sa gumawa ng corn banero, grabe ka, tol. Tol, sobrang solid. Galing mo. Next question. Ano sa tingin nyo yung difference nyo sa ibang bands? Kasi sobrang daming bands ng ngayon. Booming ang OPMC. Booming. Ano yung difference nyo? Magsalita. Okay. Difference namin from other bands. Tingin ko, bukod sa may estudyante sa amin, ang meron sa amin is magkakapatid kami. And tingin namin meron kaming unity. Hindi lang kami kasi as a band eh. Ewan ko lang sa other bands kung ganito sila. Pero for me, we, para kaming family. Eh, nabanggit namin kanina, way back pa, 2000 ganyan. Hindi lang naman kami banda, friends din kami at the same time. Close friends. So syempre, habang tumatagal, yung relationship namin nagiging intact. Yun lang, tingin ko. Ako pa yung may addition ko pa. Sinabi ko kasi, di ba Southern Lights, anim kayo talaga? Pero usually sa gig, lima lang yung nakikita namin. Bakit hindi laging nakakasama yung sixth member niyo sa gig? Okay, kasi actually yung sixth member namin, si Mr. Howard or Malosa. So kasi, kaya hindi siya masyadong nakakasama madalas. Kasi nga, unang-una, student pa lang siya. Siyempre, mas maraming, alam niyo naman pag-studyante, di ba, toxic, busy.
daming inaasikaso. So, kami, as a band, pinag-uusapan namin yan. Okay lang na kahit wala siya. Kasi para sa amin, mas okay or mas maigi kapag na may na-attain ka. I mean, yan, example, student ka. Kailangan matapos mo yung, ma-finish mo yung school mo. Secret weapon ng datingan ni Howard. Kasi di ba, nasa wish eh. No? Yun, sa mga ganong event. Kaya hindi siya nawawala doon kasi para kailangan talaga namin siya. Kumbaga parang milestone, yes, ng banda. Kasi unang-una, kailangan siya talaga doon. Kasi yung elements nung mga instrumento namin, kulang kapag gula siya. Okay. So, dumating na tayo sa pinaka-exciting na part, ang Hidden Talent segment. Oh shit! So, hidden may hidden talent ba ang Southern Lives bukod sa malulupit niyong guitar skills? Ang ganda yung hidden talent ni Charles. Eh. Oo. Pero sa akin, unlimited burp. Ay, kaya mo mag-burp on command? Mm. Burp. Kahit go. Hindi ka mo so burp ka mo? Sige nga! Sapa? Hangin, pwede yung convert pa ba? Ako yung hidden talent ko naman, ano eh. Hindi ko kailangan ng kahit anong bagay. Susubukan ko magpatunog gamit yung kamay ko. Tanyo ha, clear hands. Wala akong hawak kahit ano ha. So, try natin gawing instrumento yung kamay. Okay? Testing lang. Testing na. Ooh. May ibon po mga kapatid! Paano yung tol? Ewan ko tol. Hindi ko. Kailan ba tutunan yan? High school? Hindi ko talaga kayaan eh. Game of Thrones. Kaya mo intro ng Game of Thrones eh. hindi ko kaya. So, moving on sa fourth hot sauce natin. It's made by Chili Demonyo. Demonyo. Seryoso ba yung pangalan? Demonyo? Gawa siya sa ghost pepper. Damn, bro. Oh, yeah. Man. Tol, demonyo. Tol. Damn, bro. Gawa siya sa ghost pepper. Mukha pupunta tayo ng impyerno. So, try na natin. Alright. Okay, game. Alright. Sa experience ko sa ghost pepper, mabagal. Yun, dahan-dahan siya. Mabagal. Tapos ang intense, tapos ang tagal mag-stay na sa bibig. Mabagal lang. Mabagal, pero... Konti-konting nag-cake. For me, parang ano siya? Mas may tamis. Napuruan yung dila ako, tol. May sugar mas ba yan? Okay to dun eh. Yeah, may carrots. Yeah, may carrots. I think yun na lang yung source ng sweetness. Parang sweet carrots. And sour na ano. Yun. Parang ano? Parang sweet and sour. Wait lang, parang... Parang maanghang. Ito ah, hindi naman siguro knock to sa dun sa gumawa ng hot sauce. Pero yung naalala ko kasi talaga yung hot sauce ng Yellow Cup, pero turned up to 10. Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Oo nga. Parang ganun eh. Familiar yung lasa niya. Parang natry ko na to pero mas intense lang talaga yung lasa. Mm-hmm. Nakakabahan lang ako baka mamaya sumakit. Okay ka lang? Mm-hmm. Sakit pag nadigray. Puruhan yung dila ko. Okay. Uh-huh. Hanghang. Uh-huh. Pero kwento niyo sa amin kung paano yung... Pero kwento niyo sa amin, paano ba yung proseso niya ng song making? Kasi di ba meron na kayong dalawang single? Mm-hmm. Yung Take Me Home pa. Runways. Dalawa. Yeah. Like, sa baka nagsisimula? Like, ano lyrics ba una or melody? Tapos yung recording process, anong nangyari din mo? Dun sa Take Me Home, iba ang ginawa naming pag-compose sa kanya compared to Runways. Sa Take Me Home, inuna si Riff. Sa instrument. Sa instrument, no. Si Richard ang nagsimula niyan. Bassline, basically. Nung nagawa yung bassline, nakagawa kami ng instrumental niya, verse, chorus. Tapos sabi na, no, okay to. Andiyan agad pumasok si Mitch para lagyan ng lyric. Okay. Lyrics, oo. So, hanggat sa nabuo namin siya, song na siya, minodify ni Special Weapon si Howard. Okay, yeah. So, yun siya. Compared kay Runways,
si Runways, nabuo yan dahil sa merong riff or instrumental sa ginawa si Howard. Tapos nilagyan ng from that, nilagyan ni Mitch ng lyrics, yung mga parts by parts, may kinat kami, may dinagdag, inulit, etc. Yan si Runways. Tapos, syempre, contribute ng bawat isa. For example, ako, meron akong gustong baguhin with the consent kay Howard. Okay naman. Push. Ayun na siya. Usually, pag ganyan yung mga process nyo, like, gano'ng katagal siya, like, yung parang magde-decide na kayo na, okay, ito na yung i-record natin, okay. Ito na yung final, ano natin. Actually, kasi, pagpasok yan, I mean, yan sa tanong mo na yan, tangin na. Hanggang pa rin kasi. usually, example yung Take Me Home, ang dami ng, ano yan eh, ang dami ng modifications na nangyari. Kunwari, sa mga parts ng gitara, madami ng napalitan, kala mo okay na to, pero dadating yung time na example, accidentally nagagawa, example live, accidentally nagagawa, parang magkakatingin kami biglang, mas okay na. Okay yun na. Ang gawin mo yun. So ayun, tapos kapag okay na, I mean, okay na to, sige, pero record na namin. Record. Which is record namin sa Yellow Room. Thank you, Yellow Room. Recording process. So, parang, syempre, yun nga, mag-skid kami kung kailan kami pwede. I mean, mag-aalat kami like isang buong araw para sa recording process na yun. And then, syempre, with the help of Sir Jumbo Manla, guys, Sir Jam. Sir Jam, siya yung nag-audio engineer sa amin. Baga, tinutulungan niya kami para ma-record and ma-mix yung mga songs namin. Thank you, Sir Jam. Nine Works Production. Thank you. So, yun nga. So, una, syempre, Drums ang una. Yung the usual way naman eh, talaga eh. Kasi drums eh. And then yung guitars. After that, yung bass. And then pinakahuli yung vocals. So, depende na lang yun kung may mga additional pandalagdag yun. Tapos, dun sa recording process din namin, may mga bigla ang inputs na nangyayari na hindi naman. Oh, meron parang on the fly na. Meron, on the spot. Parang okay to na, sige, try nyo. Kasi nga, minsan may sinasuggest din si Sir Jam na, but ano, to, subukan nyo to. Try nyo lang naman. Moving on na tayo sa fifth hot sauce natin. Gawa ng Esky Pornstar Experience. Mapapahubad ka sa anghang. I think yun yung goal niya doon. Tignan natin kung mailabas ko ang pornstar in me. Bali, gawa siya sa Scorpion Pepper at saka sa Carolina Reaper. So, kung gusto niyo malaman gano'n ka lang yun, search niyo na lang. Pero Carolina Reaper, spices, chili in the world. Be good. Woo! Chicken balls ulit. Game. Okay. Okay. Na, deep naman na. Sige. Woo! So, Eskies, cheers. Cheers para sa support local. Support local pa. Lulunukin ko agad. Matagal din. Feeling ko matagal din siya mag-kick. Kasi sa ngayon wala pa eh. Unlike nung mga nakaraan. Medyo ano siya eh. Parang kumain ng pizza. Saka parang watery yung ano. Parang may red wine siya. May red wine ako sa akin. So, habang inaano niyo muna, pinapakaramdaman niyo, may next question ka na ba? Oo. Mukhang ikaw yung nasa pool ha. Alam mo yung pagkalunok mo tapos andito lahat. Parang sa loob parang sa loob yung tama. Naramdam ko eh. Sa paglunok na, hindi ko na. Pero yan, medyo nagkikik na, medyo mainit sa katawan. Ubad na. Pornstar experience namin. Pero seryoso. Kung ano, sa katawan. Di ba? Ano-ano yung mga challenges nyo? Both individually, tsaka as a band. As a group, as a band. Individually, like individually, personal life, ganun. For me, as individual, challenge sa akin yung may day job ako. Tapos, nabibigyan ko pa ng panahon yung pagbabasa. Paano yung babinabalan? 8 to 5, day job. Siyempre, pag alis mo lang work, iwan yung trabaho doon. Pag-uwi sa bahay, konting tulong sa bahay, gawain bahay, tapos nandiyan na yung banda. Para sa akin, kailangan ko lang ng time management. Siguro para sa akin, yung challenge sa amin as a band. Siguro yung mga naunang challenge, yung medyo bago-bago pa lang kami. Yung commute, papunta doon sa venue.
Yung imagine niyo yung bit-bit niyo yung gitara niyo. Mostly yun yung nakikita kong challenges namin before as a band. At saka siguro minsan nagkakaroon ng konting tampuhan, konting arguments. Hindi naman nawawala. Hindi nawawala. Pag mas kasi close nga kayo, conflict. mas okay yun kasi lumalabas yung problema. Hindi yung nagkikip kayo ng shit nyo sa isa't isa. So, dito na tayo sa double dip. So, basically, ang double dip is... Double dip equals double milk din. Double milk talaga, mag-ready na kayo. So, ang mechanics ng double dip is tatanungin namin silang dalawa ng two questions and kailangan nilang masagot parehas yun ng tama. Pag nagkamali sila sa kahit isa, kailangan nilang mag-double dip. Kailangan nilang mag-saw-saw dalawang beses dun sa hot sauce. Talagang saw-saw, kain, then saw-saw, kain ulit. So, dalawang ano yun? Magkasunod talaga. Hindi naman magkasunod. Dalawang... Ay, kung gusto nyo magkasunod, item. Sige. Discardin nyo. Hindi, gusto ko isang ano na lang. Para isang sige. Na. Parang, di ba? Dalawang fishbowl, saw-saw kayo. Okay, so, question one. Question one tayo. Nahanda ko itong question. P-teamwork tayo. Alright. Music to, music. Sa anong album? Ay, since sa manager niya to, ha? Sa anong album ng Mayonnaise? Kasama yung kanta na Oreo. Ano? Na Oreo. Anong kailangan mo? Album title o pangilan? Album title. Konting backup naman tayo dyan. Pag nag-backup, Michelle. Backup niya na lang, pasawsawin niyo na rin si Mitch. Pasaluhin niyo ng double dip. Kuya Monty, sorry ah. Ko... Usually kasi alam ko yung mga tinutugtog na sa live. Natugtog niya sa live yun. Tangin, hindi ko nga. Sorry Kuya Monty, hindi ko nga alam yung Oreo na yun eh. Ano, pakita tol? Nyo na hindi ano nyo nasagot yung tanong. Hindi ko alam. Teka, Jake. Sinasadya mo to. Hindi ko sinasadya, Brad. Oh, sige, sige. Sige, double dip double tayo. Dip. Wait lang. So, bali ang correct answer is, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi ko tala, di namin guys talaga alam. Sorry. So, yung last hot sauce nga pala for the double dip is made by Epic Spice. It's the Godfather's Ghost Double Black. Man, ako nang sasabi sa inyo, it's spicy. And delicious. Don't forget, it's delicious. Kasi may kasama yan wine. Ay, may kasama wine. And too, right? Viscous. Italian herbs. Nakita ko kanina. Na. May Italian herbs. Sobrang lapot niya. Okay. Ano ba yung paano bang double dip natin? Isa, tapos kain. Isa kain, tapos isa ulit kain. Normal na dip na. Sasabay kami doon sa pangalawa. So, hindi na kayo kasama dito? Sa pangalawa na. Wait lang. Lapot, tol. Mas malapot pa to sa... Pakita nyo kung gaano kayo ka-committed sa... Committed to pursue excellence. Nakahanda ba ang inyong... Woo! Lapot kasi, Pops. Game? Game na. Go ahead. Godfather. Yan na ang strategy ni JP. Sundan ka agad. Uy, sabay na tayo, Ben. Ay, oo nga, no? Mmm. Masarap siya. Okay. Pero hindi pa nagkikik yung hanghang. Yung dapat kong maramdaman. Mabagal. Pwede mo ito panloko eh. Parang dinuguan yung texture niya. Sama mo sa dinuguan. Malakas. Okay. Higher. Pwede ko minom? Woo! Iba to? Ba't sila sneak na lang kagad ng double dip? Mmm. Kaya na, masama. Kain ka pa, fishbowl. Pero hindi naman siya ganun katagal mag-stay, Charles. Mmm. Mmm. Ano? Nasunto ka? Mmm. I spoke too soon. Maanghang nga. Nag-stay nga talaga siya sa likod na lalamunan. Mm. Parang dapat hindi ni Lola. Hindi, mag-i-stay sa bibig mo. I'm so hot. So, ngayon na, na-conquer nyo na yung anim na hot sauce. Tunay na kayong hot ones. Woo! Southern Lights, well, one term yung Southern Lights. Woo! Tunay na hot ones na sila. Woo! Pero tubig mo na. Yung vocalist nila nasa likod eh. Gusto nyo bang itry? Gusto bang itry ni Mitch yung hot sauce? Ano, water? Ang tanyo, prepared na prepared kami, pichel namin. So, eto na si Mitch, magta-try na siya ng hot sauce. Alright. Ito, okay, ito.
So guys, ito si Mitch, ang vocalist ng Southern Lights. Meron ba kayong gustong i-plug or promote sa mga nanonood ngayon? Kayo na mag-promote. Sa Southern Lights, dalawang mga tropa. Abangan nyo yung upcoming music video namin ng Runways sa YouTube ng Yellow Room Music Philippines. Yung single na sa Spotify, iTunes, saka Deezer. Yun, abangan nyo. Social media. Social media, facebook.com/southernlightsph, Instagram @southernlightsph, tsaka YouTube, hanapin nila kami Southern Lights. So ayun na mga patatas, another successful episode. May naloko na naman tayong kumain ng mga. Always remember, support local products and support OPM. At saka, don't litter guys, masama yun. Alright? So kung na-enjoy nyo to, like nyo lang yung video, comment, share, subscribe. Na, yung link namin nandiyan na sa baba. Thank you sa mga nanood at umabot sa part na to. Na-enjoy nyo naman siguro yung nakita mag-suffer kami lahat. Kasi maanghang din talaga. So thank you ulit sa Philippine Hot Sauce Club sa pag-collect ng hot sauces. And yun lang, see you sa next video. Bye!